Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to another episode of the Communication and News Exchange Forum. Ngayon pong umaga, we have the Philippine Charity Sweepstakes Office, headed by, of course, General Manager Ferdinand Rojas II and Director Mabel Mamba, also of PCSO. To start with, may I call on the Director General of PIA, Attorney Jose Favia, to welcome all of us in this morning's activity. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood sa ating programang Communications and News Exchange Forum. Ngayon ay nandito na naman po tayo para ipaliwanag ang iba't ibang programa ng ating gobyerno. At sa araw na ito ay makakasama po natin ang manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office, si Attorney Jose Ferdinand Rojas, at ang member of the board na of directors din ng PCSO, si Ms. Mabel Mamba. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang iba't ibang programa ng PCSO. Ano na po yung mga nagawa ng PCSO mula nang umupo ang bagong administrasyon? Ano po yung mga programa na kanilang gagawin sa susunod na mga araw? Ano yung mga problema na kanilang tinatahak at mga issues na dapat masagot din natin, masagot din ng gobyerno para sa kalaman ng ating mga manonood. Importante po kasi ang PCSO at dahil ito ay nakakatulong lalo na sa mahirap nating mga kababayan, lalo na yung mga nagkakasakit. Kaya maraming salamat po sa ating mga panauhin at we welcome you to another episode of the Communication and News Exchange Forum. Thank you very much. Thank you, Director General Favia. General Manager Rojas II will be able to give us at least an initial message on what PCSO is doing right now. Magandang umaga sa inyo, Attorney Favia, and to the PIA, at sa lahat ng lumahok dito ngayong umaga sa Exchange Forum. Kami nagagalak na naimbitahan kami dito ng PIA para ako at si Attorney Mabel Mamba ay makapagbigay ng impormasyon sa inyo at sa publiko kung ano na ngayon ang PCSO. Si Attorney Mamba will be relaying to you some of the highlights that we have done for the past year. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro isa doon sa masasabi natin na magandang nangyari sa PCSO, bagamat pinapalabas po na kontrobersyal, ay lumipat po ang PCSO mula po sa dati naming building sa QI at lumipat po kami sa PICC. Hindi naman po sa anumang dahilan, kung hindi dahil sa estado ng dati pong building ng PCSO, no, yung sa QI. Ngunit ang talagang plano po ng PCSO ay ang magkaroon ng sarili nitong tahanan at yan ay darating din sa mga susunod na mga araw. At yung atin pong clinic na kasalukuyan ay temporarily housed sa Quezon City Hall ay lilipat na po sa Lung Center. Meron pong ipinahiram sa atin na building ang Lung Center of the Philippines sa pakikipagtulungan sa DOH at mas magiging komportable po ang mga pasyente, gayon din po ang ating mga kababayan na lumalapit po sa PCSO para humingi ng tulong. At nais din po naming ibalita na marami din pong pagkakaiba ngayon sa mga procedure upang mas mapabilis ang pagre-release po ng mga guarantee letter na ibinibigay natin sa ating mga pasyente. Isa po sa mga policy na ipinasa ng kasalukuyang board at ipinapatupad po nila General Manager Rojas, kapag ang tulong na ibibigay ay less than 50,000, same day ay marirelease na po ang guarantee letter. Kung higit naman po sa 50,000 ang tulong na kailangan pong ibigay dahil meron pa pong kailangang ibang pumirma, within 4 days, hindi na po kailangan pang tumawag o mag-text o mag-follow up. In 4 days, babalik po ang humihingi ng tulong, makukuha na rin po ang guarantee letter na iyon. At kung hindi po niya nakuha ang guarantee letter na iyon, doon po sa itinakdang period na dapat niyang maklaim ay kung maaari lamang pong ipagbigay alam sa amin at nang sa gayon ay matugunan din natin ang mga reklamo ng mga lumalapit po sa PCSO. Uh,
ang daily allocation namin na dating 4.5 million a day, na-increase na to from 9 to 11 million a day. This is nationwide. Yung ginagawa nating tulong sa ating mga kababayan na humihingi ng medical at financial assistance. Pangalawa naman, tumulong ang PCSO sa pagpapatayo ng tahan-tahanan. Ito ay isang halfway house para sa mga batang who are cancer-stricken, coming from the provinces. Ito ay nasa East Avenue Medical Center. Ito ay mapupuntahan ninyo at doon yung makikita na yung mga batang may mga cancer na walang tirahan dito sa Metro Manila ay they can temporarily stay there while they're undergoing with their treatment in the various hospitals here in Metro Manila. Ang isa pa hong plano ng aming management ngayon ay within the next 5 years is to put up a sub-office and or a branch office in each and every province in the Philippines. Sa ngayon ay meron tayong 26 provincial district offices nationwide, pero meron tayong 79 provinces. So within the next 5 years, pipilitin ng management na magkaroon ng sub-office or branch office sa lahat sa buong archipelago. Ang isang rason kung bakit natin gustong magkaroon ng sub-office o branch office para yung mga ibang gustong makahingi ng medical assistance o tulong ay hindi na kinakailangan bumiyahe o pumunta pa sa ibang probinsya. Pero doon na mismo sa kanilang probinsya ay pwede na silang makipagtalakayan sa local office ng PCSO.